Okay, good morning mga buddy. Welcome back to another vlog. So, hindi pangkaraniwan ang vlog na to. Kung nakikita nyo dito sa screen, ito yung ating mundo. So, nandito tayo sa Google Earth. Ngayon, bakit ko kayo dinala dito? So, gusto ko ipakita sa inyo, katulad nga nung nasa title, nasaan nga ba ang Mount Panay ng Mabini, Batangas. So first, punta tayo sa Mabini, Batangas. Batangas. Okay. So ayan mga buddy. At dinala na tayo ng Google Earth sa Mabini, Batangas. Itong area na to, ito na yung mismong Mabini. Mula dito sa... Okay, yan, para 3D. Mula dito... Paikot siya itong buong landmass na to. Yan ang Mabini, Batangas. So, ang part naman ito, ito na yung Bawan. Ngayon, katulad nga ng title, nasaan nga ba ang Mount Panay dito sa Mabini, Batangas? So, kung magse-search kasi tayo dito ng Mount Panay, yan, hindi siya eksakto na nakalagay mismo kasi ito ay ang peak ng Mount Gulugod Baboy, itong area na to dito. So ngayon, tingnan natin ngayon sa Wikipedia kung saan ang exact location or coordinates ng Mount Panay. So punta tayo sa Wikipedia. Nakalagay dito, ito, basahin natin yung coordinates, 13 degrees 43 minutes and 23 seconds north, 120 degrees 53 minutes and 35 seconds east. So yan yung exact coordinate ng Mount Panay. Ngayon, balik tayo. So subukan natin, i-2D muna natin yan. Dito sa baba, makikita natin yung reading o yung coordinates. So, kagaya nung kanina, 13 degrees, 43, 23, at 120, 53, 23, 35, yung Mount Panay. Ngayon dito, makikita natin, kapag i-move natin yung pointer, nagbabago rin yung reading dito. So, napapansin nyo ba? So, 13 degrees, 43 minutes, 23, okay, so yun, tama na yung nandito sa 4323 north. So 5333 or 5335. So ibig sabihin, ang Mount Panay nandito sa area na to. Yan. Okay, so nandito yung Mount Panay. Ang gawin natin, gawa tayo ng drawing. 5335 dito. Yan yung area kung nasa kung saan nandoon ang Mount Panay. Mount Panay. Okay? Yan yung Mount Panay dito sa area na yan. Okay? So, bakit ba natin pinuntahan ang Mount Panay? Ang Mount Panay kasi ay isa sa mga inactive volcano na makikita natin sa Luzon. Yan, dito siya. Ngayon, gusto ko rin ipakita sa inyo yung pinuntahan natin dati na lugar na kung saan nga ay merong... yung sinasabi na mini volcano. So, ito yon. Yan. May drawing na rin ako dito. At kung mapapansin ninyo, yung layo nga ng Mount Panay, papunta dito, ay nasa 2.3 kilometers aerial distance. So, dati, ang sukat natin ay mali dahil binasin natin yung mismong peak ng
ng or location sa Google ng Mount Panay dito. Nasa part na to kayo, nasa 1.9. Pero ngayon nga ay na-pinpoint natin mismo according dun sa mismong coordinate kung nasaan banda ang Mount Panay. So itong part na to ng bundok. At kung mapapansin din ninyo, ang highest peak nga ay itong Gulugod Baboy dito. So ito ay paboritong puntahan din ng mga hikers na kung saan ay pwede kang dumaan dito sa part na to ng Anilaw. So yan, dito. Pwede dito sa part na to. Or pwede rin dito. So yan yung kabuuan ng Mabini. So kahapon, tayo ay naglakad mula dito sa part na to. Ito yung Anilaw Port. At nilakad natin mula dito sa Anilaw Port. Paganyan tayo. Yan. Hanggang dito sa pataas. Pataas. Hanggang dito. Yan. So, nasa 2.3 yung ating nilakad kahapon. So, back and forth, almost nasa 4.6. Yan. Ito yung Mount Panay. Sa mga hindi pa nakakaalam ng mga taga Mabini or bago lang kayo sa Mabini, nandito po sa part na to yung Mount Panay. So kung mapapansin din natin, dito medyo guang itong area na to. Maaring dito yung mismong crater or nandito sa part na to. So yan yung isla or yung landmass. So yan yung landmass ng Mabini. At isa pa, palagi nagkakaroon ng lindol dito sa atin sa Mabini. Ngayon, may nagtatanong, yun ba'y konektado sa bulkan? So hindi. Ang lindol po ay sanhi ng tectonic plate na matatagpuan dito sa part na to. Dito, makalampas ng Marikaban Island. Tapos meron din dito na nag-i-intersect. Ito yung Taal Lake. Papaganyan. Dumadaan ng Lemery, Balayan Bay. Tapos meron dito. So yan yung fault line na palaging nagiging sanhi or tectonic plate, nagiging sanhi ng lindol dito po yan. Yan, meron dito. Tapos meron din dito tectonic plate or fault line. Yan. So yan ang nagiging sanhi ng lindol dito sa Mabini area. Okay? So kung susukatin mula Mabini hanggang dito sa bunganga ng bulkan ay almost nasa 26 kilometers yung pinakamalapit na point dito yan. So yan, nakita na natin kung saan banda ang Mount Panay ng Mabini, Batangas. Halos katabi lang siya ng Mount Gulugud Baboy nandito sa part na to. Yan po. Sa mga hindi pa nakakaalam, at least ngayon ay naipasyal ko kayo sa mismong Mabini. Diba? Okay. So that's it. Yan ang Mabini area.